Ito po ay kasing lambing ng mga aso. Pero libo-libo namang gastos ang kailangan dito sa uri ng pet na ito. Gaano nga ba kahirap, kamitikuloso, na mag-alaga po ng kabayo? Anim na po hanggang 80 kilometro kada oras. Kasing bilis na mga humarurot na sasakyan ang mga thoroughbred na kabayo na siyang nakikita ninyong kumakarera o ang tinatawag ng mga race horses. At hindi biro ang pag-aalaga sa mga atletang kabayong ito. Pumapatak sa 8,000 hanggang 25,000 kada buwan ang gastos para mapanatiling malusog ang mga pangarerang kabayo. At dito sa San Lazaro Racetrack sa Carmona, Cavite, sa mga sotang katulad ni Jaime, nakasalalay ang pagpapanatili ng kanilang kalusugan. Mahigit 36 na taon na siyang sota. Dito ka na rin nagsimula? Dito na rin po sa kabayo siya. So anong trabaho ng sota? Paglilinis ng kabayo, okay. Pagpapakain, papainsayo, binabantayan po sila. Pag magkasakit sila, binabantayan sila ng mahiliban. Anong karaniwang sakit? Mga lagnat, mga pilay sa mga paa ng kabayo. Paano malalamang may lagnat? Humihina kumain, gano'n. Mahina na? Tapos pag-ahawakan mo siya sa mga dila, nasa tenga, mainit na. Bibigyan siya ng mga gamot, mapaintilan. Pag hindi ka kilala, baka hindi ko maganyan. Ha? Kaya niyo pa yan. Bo, matalas din pala ito. Alang, alalay lang talaga. Maximum speed. Hindi siya nakikiliti. May makalit din din kabayo. Lalo sa mga parting ganito. Ha? Mga chan. Chan, o. Makiliti yan. Makiliti sila. Kiliti. Ayan, o. Natatanggal, o. Bawas ng balahibo. Ayan, o. Puti-puting yan. Ano yung puti-puting yan? Ay, mga alikabok niya pa yan sa pusot. Ipinakita ni Jaime kung paano niya binibigyan ng dextrose ang kanyang alagang kabayo. Vitamins po lang kabayo, sir. Pampa? Pampa. Yung sa insayo, yung naglubas na pawis niya, ang pabalik po. Ang pasigla, ganun. Ito po yung B-complex po. Tapos siya halos sa? Dextrose po. Dextrose. Pwede pagsamain po. Dextrose water. Yung tapos? Vitamin C. Po, may vitamin C din siya? Apo, pwede. 10cc rin din po, sir. Pagkahalo na yun. Meron ibang naman, hihiwalay. Meron dextrose. Yan ang swero mo? Ako. Laki. Yan, tapos? Ituturo natin sa ugat. Apo. Injection mo? Apo. Ba? Kaya po, pwede po. Pwede ka palang veterinaryan na. Ang pamilya mo, nandito na rin. Nandito po. Yung asawa ko, yung anak ko, pumapasok po sa eskwela. Baka sota rin siya pagtagal. Yung pangalan ko po, sota na rin sa balbar eh. Isinabit na ni Jaime ang swero at inihanda na ang pangtuturok sa kabayo. Ayan ba ugat? Ito mo nga, ismis mo ito ugat? Apo sir. Mararamdaman niyo pag malambot na po yan, hindi na po yun. Tapos diretso na pababa. Diretso na pababa? Apo. Hindi po. Okay, diretso na po. Ayun. Okay. Ayun. Okay lang may dugo? Oo, kailangan po may dugo. Walang dugo, bubukol siya, lalaki. Pagiging bababa rito, mabubutas po yan hanggang dito sa baba, sa lalabas. Ang equine veterinarian na si Dr. Dan Ariola na 27 taon ng veterinaryo, ipinakita kung paano naman ang pagkikil ng ngipin ng kabayo na karaniwang ginagawa kada 4-6 na buwan. Kasi humahaba po, tumatalas ang ngipin ng kabayo. Ayun. Pag hindi mo siya kinikilan, maapektuhan yung kanyang performance in terms of handling, in terms of eating. Kasi sa bibig o ano? Opo. Yung unang-una po, in terms of eating, kasi kung matalas yung ngipin, hindi niya mangunguya yung pagkain niya ng gusto. So, lalagyan natin siya na tinatawag dito is mouth gag. Mouth gag. Sasaktan siya niyan? Hindi po. Hindi naman po. So, pag hahawakan niya, matalas yung ngipin niya sa loob. Para siyang may legari sa loob ng dila. Oo nga. Sa baba po, sa part ng dila, sa taas, sa, taas, sa part ng gilagid.
Medyo layo pa ng konti kasi nakabiglang kumalag. Dibis tayo sa po kayo ng konti ko. Relax lang, hindi siya makatayo kayo din. Abante mo lang. Hindi naman sinasagal. Hindi naman po, hindi po pwede sinasagal. Alis lang yung kanan. Opo, matanggal po yung kanan. Bumilog na yung ngipin. So ito po, pagkatapos ng makina na float, ito po, ginagamit namin para matanggal yung mga burst, yung mga tutulis na edges. Hindi pwede yung pang finish na lang po ito. Ngayon pa pwede na pong hawakan yung ipin. So at the same time, para palang nag-aano na rin siya. Para malaman nyo kung may pagbabago. Ang ibig sabihin, at the same time, natututbrush siya. Opo. Matalas pa po, wala na yung talas. Wala na. Bilog na. Oo. Bilog na pag hinawakan. Oo. Thank you. Ganun lang po. Oo, ganun lang kasimple. A horse with no name. Ibinahagi rin ni Dr. Dan sa KBYN ang isa pa sa mahalagang procedure na ginagawa nila sa mga kabayo, ang pagkakapon. Ang main reason bakit natin kinakapon yung kabayo is tinatanggal natin yung excess na testosterone para makapag-focus siya sa trabaho. Kung hindi din naman siya gagamitin bilang stallion, hindi siya gagamitin for breeding purposes, might as well na i-castrate ang kabayo. Binigyan ng tranquilizer ang kabayo at tinurukan ng anesthesia sa dalawang testicles nito. Bakit natin sinestest na magkapon ng kabayo? Mas gumaganda yung katawan niya, hindi siya masyadong lumalaki unnecessarily. At the same time, natutulungan yung kabayo na mag-focus sa insayo niya. Aabutin lamang ng 7 araw ang pagpapagaling ng kabayong kinapon. Napaka-importante dito is yung post-operative care. So magbibigay dapat ng anti-tetanus. Pangalawa is antibiotics. Tapos pangatlo, umaga, tanghali, hapon na lilinisan yung area na pinagkapunan. Kasi kung hindi mo lilinisan, most probably mamamaga. Pero napaka-importante na ipainsayo yung kabayo para hindi siya mamaga.